creating wealth, hindi yung para maging empleyado lang, yes, kundi sila yung maging employer. Correct. Napakaganda. Napakaganda nyo. Yun ang mga tutunguhin, yes, ng Bangon Pilipinas, yes, Party sa ilalim ng presidency ni President Eddie Villanueva. Tanong, ka-Alex Tinsay, kandidatong senador ng Bangon Pilipinas Party, may pag-asa ba ang Bangon Pilipinas Party sa halalan ng May 2010? Ito po ang hindi nalalaman ng marami. Okay. Sir. Okay. Kami naniniwala na hindi lang may pag-asa. Naniniwala kami that we will win by a landslide. Landslide? Bakit, Kamo? Bakit? Baka sabihin mo, nagyayabang lang kami. Pakinggan natin. Sapagkat sa aming pagkakampanya, no? Aha. Yung mga religious bloc. Yes. And I'm not talking of born again, uh-huh, only, uh-huh, but I'm talking of people who loves God and country. Tingnan mo lang sa, okay, senatorial slate namin. Yes. Meron kaming representative ng El Shaddai. Yes. Si Ramoncito Ocampo. Ilan ba ang El Shaddai? Okay. Sabihin na natin ang kalahati sa kanila sa, yes, isang, yes, sa isang kandidato. Okay. Kung ilang milyon na makukuha namin. Correct. Merong isang religious group, yung Pentecostal Fort Watts. Uh-huh. 3 million. Wow. In-endorse kami. Akala namin, nagpapasikat lang. Meron silang isinagawang event, International Missionary Day. Yes. Sa Luneta. Okay. More than 1 million warm bodies. Ang nagpunta ron? In-endorse kami. Wow. The whole Bangon slate. Wow. Straight voting, ha? Seventh-day Adventists, hindi nakikialam sa politika. Yes. Nag-commit sa amin. Boboto sila. 2, wow, million sila. Wow. Bangon. Wow. Muslim leaders, Nur Miswari, nasa amin. Alam mo ba? Nur Miswari? Yes. Mm. Pati ang mga rebelde, MNLF, MILF, sabi namin, wala naman kaming pera. Why are they gravitating towards the, uh-huh, Pilipinas, yes, Brother Eddie? Sabi ni Nur Miswari, sawa na sila sa gera. Of all the presidential contenders, uh-huh, he has read all their resume. Yes. Only Brother Eddie is credible. Only Brother Eddie is credible. Sawa na sila sa gira. Yes. Sawa na, yes, sila, pinapangakuan sila, ginagamit, yes, lang sila. Yes. At hindi lamang yung kapatid, isa pa nakakatuwa. Aha. Sa aming pagkakampanya, pag nakita nila kami, sinasabi na nila, iboboto nila kami kahit hindi pa kami nagsasalita. Alam, mm-hmm, mo bakit? Bakit? New faces. Talaga. They are clamoring for change. Talaga. Sawa na sila sa mga traditional corrupt politicians. Sabi nga, isa eh, iboboto ko kayo kasi bago kayo eh. Eh kung hindi nga kayo tumakbo, kahit janitor, iboboto na namin para matanggal na yung mga lumang politiko eh. Yun ang matinding kalaban. Ito, yes, mga traditional. Totoo yun. Yes. There is a clamor for change. That's, at right, huwag niyong ismulin yung sinasabing, alam naman natin yung survey, binabayaran yan. That's 3 right. to 4 million, kinokomission yan. That's right. Maging ang leading, isang presidential contender, uh-huh, na sabi na nabibili yan. Sabi nga niya, baka meron doon sa Quiapo nabibili niyan eh. Pero sa aktwal na butuhan, magugulat, uh-huh, kayo. Ito, yeah, pa. Yeah. Ito pa. Ang Bangon Pilipinas Party is the most extensive political party in the Philippines right now. Why? Uh-huh. We have 356,000 volunteers. These are volunteers. 356,000, yes, volunteers. From regional, uh-huh, provincial, down to the barangay level. Wow! At kapatid, walang bayad to. Walang bayad? Puro volunteer. Sila, wow, pa ang gumagastos. Sila, wow, yung bumibili ng aming mga tarpaulin, uh-huh, mga parapernalia. Why? Uh-huh. Sapagkat sawang-sawa na sila, gusto nila ng pagbabago, gusto nila, because this is faith-driven, yes, gusto nila na ang righteousness ay maghari dito sa bansang Pilipinas. Wow! Napakatindi pala ng mga nangyayari dito, ha? Alam mo, of course, this is not the first time I'm hearing this already because meron ang ilang mga kasama kayo na nakausap ko rito. But kung pagbabatayan, itong binabanggit niyo sa amin ngayon, talagang medyo matindi. Sapagkat mukhang ang kumikilos dito, hindi na lamang ordinaryong pera at ordinaryong kandidato, kundi mukhang ang kumikilos, eh ang pananampalataya na sa Panginoong Diyos. Totoo. At yun ang nakakatakot para sa mga tradisyonal na politiko. Alam mo ba, kagaling lang namin sa Hong Kong? Hong Kong. Hong Kong. Yes.
nagkampanya kami ron. More than 10,000 OFWs. Nag-jumpack sila doon sa Chatter Road. Eh, may pumunta isang presidential candidate doon, 600 lang ang dumalo. Kami, more than 10,000. Yes, yes, yes. Nawa, magkaroon talaga ng pagkilos ang ating ang Panginoong Diyos dito para dito sa ating bansa at matupad natin ang talagang layunin ng Panginoon para sa sambayan ng Pilipino. Alam mo, ang isang nakikita ko dyan, sa dami ng mga Pilipino na napupunta sa ibang bansa at doon naghahanap buhay, kung ang mga ito ay puspos ang puso sa pananampalataya at merong kaalaman sa mga utos at tuntunin ng Diyos, kayang-kaya ng Pilipino na i-evangelize, kumbaga, ikalat ang salita ng Diyos sa buong mundo. Yun ang napakaganda dito sa partido ninyo. Alam mo, nakikita ko, pinagpala talaga ang ating bansa. Yes. Yung sinasabi ng mga Pilipino mag-evangelize. Yes. We are, the Lord is positioning us in a way that we will become like Israel, spiritual Israel. Aha. Aha. Na kung saan ang pagpapala ng mundo ay manggagaling sa atin. Aha. And the OFWs are showing that right now. Alam yes. mo ba? Kaya lamang tayo hindi sobrang naapektuhan ng world recession. Yes. Because our OFWs, okay. numbering nearly 11 million, yes. ang ipinadala nilang cash at remittances sa Pilipinas totals $17 billion. Wow! 2009 figure, $17 billion. Ito lamang ang nagpapatunay na ang gobyernong kasalukuyan ay bigo. Yes. Sapagkat, yun lang ang nagsusustain sa, they are That's keeping right. us afloat. That's Kung right. wala itong mga OFW na isa sa talagang mga unsung heroes natin, yes. na hindi naman sila talaga nakakatanggap ng biyaya sa yes. gobyerno, mm-hmm. kung wala sila, bagsak na tayo. So, anong balak ng Bangon Party? Anong balak ng Senador Alex Tinsay para sa mga OFWs? Ang balak natin para sa mga OFWs yes. ay yung ating mga embassies. Yes. Ha? Gagawin nating mga OFW assistance centers. Wala wow. namang ginagawa yung mga OFWs yes. eh. Tama. Ay yung mga nasa embassy. Ambassador oh, natin eh. Correct. Naging ano pa yan eh. Naging negosyo. Hindi ba? That's para, right. Pagagawa, sabi ni Brother Eddie Villanueva, magkakaroon tayo ng OFW SSS dun sa mga centers na yun uh-huh. para matulungan sila uh-huh. sa panahon ng kanilang mga kagipitan, makakakuha sila ng mga benepisyo. Napakaganda. Bilang pagkilala sa ginagawa ng OFW. Napakaganda. Alam mo, sa Hong Kong, nung nagkakampanya kami, yes. sinasabi kong gano'n, siyempre, pag binoto nyo kami sa administrasyon ni Villanueva at ni Yasay, pagagandahin natin ang ekonomiya para makauwi na kayo. Tuwing sinasabi namin yung word na makauwi, palakpakan. Talagang gustong-gusto nila umuwi, eh? Ibig sabihin ito, kapatid. Sawa na rin sila ron. Hindi, nahihirapan sila. Nahihirapan na sila, no? Itiis lang nila dahil wala ngang mauwi ang That's trabaho right. dito. Alam, That's mawalay right. Mawalay ka sa pamilya mo, napahirap, Correct. No? Totoo yan. Alam mo dito, may palatuntunan kami dito. Natigil nga lang at medyo na-stroke yung aming broadcaster. Eastern Spotlight. Yun yung kanyang litrato. Sige nung Romy Navidad. Tuwing gabi, live siya from Alcobar. Nag-broadcast through Skype. Nag-broadcast through Skype. Gabi-gabi. Hindi bababa sa mga 20 Pilipino ang tumatawag sa programa niya na bo-broadcast sa atin dito na umiiyak, wala nang ginawa kundi umiiyak at nagsasabi, ibalik niyo na kami sa bansang Pilipinas. Pero walang nakikinig. Sana ang Bangon Pilipinas Administration ay magkaroon ng pagdinig dito sa mga Meron hinaing. Meron kami programa na nakahanda sa kanila sapagkat si Brother Eddie nasa puso niya mga OFWs. Yes. Katunayan siya yung tumulong sa mga naging sex slaves yes. na mga ni-recruit ng mga Pilipino rin, ng mga nagpadala sa kanila. Ayun, ang napakatindi. Eh, hali na may magkaroon ng katuparan ito. Ka-Alex Tinsay, upang sa ganun, yung ating mga kababayan talaga namang kailangan ng bumalik upang mabuong muli ang kanilang mga pamilya ay makabalik na. Sapagkat yung social cost, anong pagkakahiwalay ng mga naghahanap buhay sa ibang bansa at ng pamilyang naiiwanan ay sobra-sobrang laki na. Kasi napaka-grabe na yung nangyayari sa mga magkakahiwalay na pamilya. Iba yung mauwi nga iba, malamig na bangkay. Ayun ang problema doon. Yun ang problema doon. Okay.